Isang bagong Underbone motorcycle ang tatalakayin natin ngayon. Ang bagong motorsiklo ni Honda na manual na de-clutch na magiging mahigpit na kakompetensya ngayon ng Suzuki Raider 150. Ang Honda Sonic 150R na isang Hyper Underbone manual motorcycle ngayong taon na inirelease ni Honda na mayroong pagkakainteresang bagong specs and features at improvement sa engine performance na meron sa motorsiklong ito. At yan ang alamin natin ngayon, pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ipinakilala na ang bagong Honda Sonic 150R motorcycle na idinisenyo bilang isang sports motorbike na may posibilidad ding ilabas dito sa bansa. Na nabanggit na nga natin kanina na magiging kakompetensya talaga ito ng Suzuki Raider 150. Alright, at para sa konting background lamang po ng Suzuki Raider, isa rin ito sa naging mabili o in-demand na motorsiklo ni Suzuki mula noong una itong ilabas noong 2017 pa, na nagtala ng up to 15,000 units sold. So very popular din talaga ang motorsiklong ito, lalo na dito sa bansa dahil sa talagang may ibubuga rin pagdating sa speed nito. Kaya naman dahil dyan ay hindi rin talaga nagpahuli si Honda at naglabas ng magiging malaking kakompetensya ng motorsiklong ito, ang Honda Sonic 150R, ang magbabago sa pananaw ng mga commuter ngayon dahil sa pagkakaroon ng upgraded specs and features nito at pagiging convenient na rin. Dahil ang motorsiklong ito, bagamat naka-underbone type, ay meron namang mas malaking underseat compartment storage compared sa Suzuki Raider 150. At dadyan ay nagkaroon ng engine specs na 150cc na kabuang displacement at cooling system na liquid cooled na naka 4-stroke and 4 valves at naka-dual overhead camshaft na ang makina nito. At syempre bukod pa dyan guys, ay napakatipid din sa gasolina ng motorsiklong ito dahil pagdating kasi sa fuel ignition nito, naka-fuel injection type na ang fuel system nito para mas ma-utilize palalo ang pagkonsumo ng bawat arangkada. At syempre dahil nga sa naka-manual transmission din ito, ay meron itong gearbox na 6-speed. Kaya para sa mga rider natin na ganito ang gusto ng klase ng motorsiklo, medyo thriller ang datingan, ay bagay na bagay sa inyong motorsiklo nito. Dahil pagdating din kasi sa engine performance nito, may maximum power na 15.82 horsepower sa kada 9,000 RPM at may maximum torque din ito na 13.5 Nm sa kada 6,500 RPM na talagang malakas na may ibubuga rin talaga kumpara sa competitors nito. At may average top speed na 153 km per hour na may fuel consumption na 46 km per liter. At para sa external parts design ng motorsiklong ito, kung mapapansin at ikukumpara natin sa Suzuki Raider 150, ay parang magkapatid lamang ang dalawa. Pero itong Honda Sonic 150R ay ginawa rin na may maangas at mapormang design, mas magpapa-amaze pa sa poging looks din ito sa mga fairings pa lamang at graphics na nakadisenyo buong body cover ng motorsiklong ito na parang aerodynamics. Nagpapaiwatig na talagang may ibubuga sa bilis ang motorsiklong ito. At yan din naman ang gusto ng karamihan sa atin na mukhang mabilis ang motorsiklo at sporty looking. Kaya minsan ay dinidikitan pa natin o pinapapinturahan na pang sporty o pang racer ang dating. Pero dito sa motorsiklong ito ay talagang mukhang sporty o pang racer na talaga ang datingan. Alright, at base na rin sa description nito guys, may 4-5 na kulay na inilabas nito at naka full LED na rin ang mga ilaw nito, kasama na ang headlight at taillight maliban na lang sa mga turn signal lamps nito na naka bulb type pa. At bukod pa dyan guys ay naka fully digital instrument panel na rin ang motorsiklong ito na napakaganda rin ng screen type. At para naman sa brake, chassis and suspension, ang front brake nito ay naka disc type, ang rear brake naman nito ay naka disc type din. Pagdating sa suspensions nito, sa front ay naka conventional telescopic fork na may rear suspension na swing arm with monoshock absorber. At ang body frame chassis naman nito ay underbone. At para naman sa wheel and tires nito, ang tire type nito ay naka-redial tubeless. May front tire size na 70x90x17, habang ang rear tire size naman nito ay 90x90x17.
Mas makapal ang bawat gulong nito kumpara sa Suzuki Raider 150. At o nga pala guys, baka po malito kayo, ang motorsiklong ito ay may nakababatang kapatid na RS125 na inilabas din dito sa bansa. Talagang sumikat din ang motorsiklong ito dahil sa abot kaya, ang halaga at pangmasa lang. Aliring kasing isingit ito sa mga matatrapik na lugar, lalo na dito sa syudad ng Manila. Napakanipis na body type nito ay hindi ka mahirapang imaneubra ang motorsiklong ito. Alright. At para naman sa dimensions and capacity, may kabuang haba na 1,941 mm, may kabuang lapad na 669 mm, at kabuang taas na 977 mm. Napakababa lang talaga ng motorsiklong ito, pero napakakomportable rin namang upuan dahil kapag nakaupo ka sa motorsiklong ito ay parang naka-attack position ang estilo mo. May seating height ito na 762 mm na kayang itayo ng hanggang sa 5 flat. May wheelbase na 1,275 mm at ground clearance na 140 mm. At dahil nga sa nipis ng body frame nito ay meron naman itong bigat na umaabot sa 114 kg. May fuel tank capacity na 4 liters ang kapasidad. At para naman sa oil tank capacity nito, kung sakali ikaw ay mag-change oil, ay meron itong 1.1 liters. So sulit ka na sa motorsiklong ito na naka 150cc na ang makina. At para naman sa kabuang presyo ng motorsiklong ito ay may estimated price na hanggang sa 97,000. Pero hindi pa natin sigurado ang kabuang presyo nito dahil maaari pang magbago ito sa mga susunod pang araw o kaya naman kapag dinala na sa branch ng Honda Motorcycle. Maaring magmura o maaring magmahal. Alright, at sa iba pang specs and features nitong Honda SR150 2022 model o Honda Sonic 150R, ay abangan nyo na lamang po ang update natin tungkol dito. Sa mga nagtatanong sa iba pang specs nito guys, yan lamang po ang nabanggit sa description na inlabas ng Honda Motorcycle page. Alright, at bago po tayo magtapos ay nais ko munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating tropa na si Troy Paul Motovlog. Shoutout po sa inyo sir. Maraming salamat po at God bless po. Ngayon, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre, hihintayin ko rin ang opinion at comment mo sa iba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa'yo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like dyan kaibigan para mas mag-improve palalo ang channel na to. This is Oblis Collection. Thank you!